Kanihana. Ang Brigada Eskwela 2021 ay naglalayong pagtibayin ang pagbabayanihan ng kagawaran ng edukasyon at ng mga stakeholders para sa patuloy na paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa kabilaman ng pandemya ngayong darating na pasukan. Bilang pakikiisa ng paaralang elementaryang Seryaco Pitinga, ang mga guro, magulang, barangay officials, LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, maging ang pribadong kumpanya ay nagsasanib puwersa upang maging maayos at kaaya-aya ang lahat sa darating na pasukan at muling magpatuloy ang edukasyon. Dito, muli nating makikita at mararamdaman ang pagtutulungan o bayanihan sa paaralan na isa sa pinakamagandang pag-uugali ng mga Pilipino. Ngayong umagang ito, ay atin pong masasaksihan ang school-based kick-off ceremony ng Brigada Eskwela na may temang Bayanihan para sa Paaralan na nagsimula noong 3 ng Agosto at magpapatuloy hanggang 30 ng Setyembre 2021. Bilang panimula, inaanyayahan pong lahat na tumayo at damhin ang presensya ng Panginoon sa isang panalangin na susundan ng pag-awit ng lupang hinirang at himno ng tapat. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. That calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are.
Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pambungad na pananalita na magmumula sa ating Master Teacher 2 at siya ring Brigada Eskwela Coordinator, Ginang Marilu M. Bisco. Sa inyo pong lahat na nakikibahagi sa Brigada Eskwela Kickoff, lalo tigit sa ating SDS Dr. Margarito B. Materum, sa ating SGOD Chief Dr. George P. Tizon, CID Chief Dr. Ellery Quintia, sa ating pong PSDS Dr. Anita R. Atienza, sa ating ever-supportive Principal Dr. Judith N. Saavedra, mga kaguro ko, pinakamamahal na mga magulang, partner stakeholders, at mga mag-aaral, isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, Brigada Eskwela na naman. Ang Brigada Eskwela natin ngayon ay may temang Bayanihan para sa Paaralan. Akma at napapanahon ang tema natin ngayon. Sa kabila ng mga pagsubok sa atin, isa na nga dito ay ang COVID-19 virus na nagpabago sa normal nating pamumuhay, lalo na sa pagdating sa edukasyon. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng ito, ay nabigyan pa rin ng solusyon anumang hirap ang ating pinagdadaanan. Na kahit nasaan man tayong lugar, patuloy pa rin ang edukasyon sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan ng pag-aaral. Wika nga ng Department of Education, Sulong Edukalidad,
Walang pwedeng humadlang anumang balakid ang dumating sa ating buhay. Na kahit sa gitna ng pandemyang ito, pilit nating naitatawid at naitataas ang antas ng ating mga mag-aaral. Kaya nga po sa pagkakataong ito, ang ating paaralan ay nangangailangan ng maraming katuwang upang higit na maihandang muli ang ating mga paaralan para sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at mapangalagaan na rin ang ating mga mag-aaral. Hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kundi sa tulong ninyo. Kayo po ang aming mga kaagapay upang higit na maihanda ang ating paaralan para sa pagbubukas ng taong panuruan 2021-2022. Kaya, tara na! Brigada na! Muli po isang maganda at mapaghamong umaga sa inyong lahat. At ngayon, pakinggan po natin ang ating Assistant Brigada Coordinator na si Ginang Renida D. Bunye, Master Teacher 2, upang malaman natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo ay pinagtipon-tipon ngayon sa mahalagang araw na ito. To our supportive PSDS, Dr. Anita R. Atienza, kind and brilliant principal, Dr. Judith N. Saavedra, stakeholders, co-teachers, good morning. Brigada Eskwela is a nationwide voluntary endeavor started in 2003. So Brigada Eskwela is already in its 18th year, which aims to bring together all education stakeholders to participate and contribute their time, effort, and resources to prepare schools prior to its opening of classes. This year, activities shall focus on preparation and highlight partnership effort to support the implementation of Basic Education Learning Continuity Plan, BELCP, in the time of COVID-19. Our TWG will soon post the school work plan of these activities for implementation. In terms of physical cleaning and disinfecting rooms and school buildings, we will strictly comply with protocols on wearing face masks and social distancing and implement precautionary measures enforced by IATF, DOH, local quarantine rules, and other protocols provided in DepEd and DepEd Task Force COVID-19 issuances. We are also expected to discharge our work efficiently as member or chairperson of the Brigada Eskwela Committee. Let's work together for the success of our dear Sipitina family. Thank you and happy working, everyone. Pakinggan po natin ang mensahe na magmumula sa ating ina ng paaralan, Dr. Judith N. Saavedra. Ang mga alituntunin hinggil sa implementasyon ng Brigada Eskwela ay pinatupad batay sa DepEd Memo No. 48, Series 2021, noong August 2. Samantalang inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor Briones, ang pagbubukas ng klase sa September 13, ang face-to-face classes ay mananatiling suspendido. Gayunpaman, ang edukasyon ay kinakailangang magpatuloy. Kaya bilang paghahanda sa pasukan, ang Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan ay magaganap hanggang katapusan ng Setyembre. Punto ng ating kalihim, ang tradisyonal o kinaugaliang konsepto ng Brigada Eskwela na pisikal na paghahanda ng mga silid-aralan at buong kapaligiran ng paaralan, gaya ng pagpipinta, pagkukumpuni at paglilinis, ay hindi muling magaganap ngayong taon. Mananatili ang ating pagtugon sa mga pamantayang pangalusugan na itinakda ng Interagency Task Force or IATF,
gaya ng social distancing, proper hygiene, and quarantine rules. Sa pangunguna ng ating School Brigada Eskwela Coordinator, Ginang Marilo Bisco, Assistant Coordinator, Ginang Reynilda Buni, ilalatag nila ang programa ng paaralan hinggil sa maaari nating maging papel sa Brigada Eskwela sa New Normal. Isa lamang dito ang pinakamainam na platform, ang Brigada Pagbasa. Gawin nating makapagbasa at makapagbilang ang ating mga mag-aaral habang nananatili silang ligtas sa tahanan at pamayanan. Ang bawat isang gurong aktibong makikiisa sa gawain ng inyong komite ay mabibigyan ng kaukulang service credits. Dahil mananatili pa rin bukas ang paaralan sa bigayan at kuhaan ng self-learning modules, irerekomenda naman natin ang ating pisikal na paghahanda sa paaralan 2 linggo bago ang pasukan. Sa inyo po mga kapartner ng Siriaco Piting Elementary School, sa aming mga external stakeholders, buhat sa local government unit, pambarangay o panglungsod, mga religious groups, mga NGOs, mga negosyante, mga retirado. Sa inyo po mga internal stakeholders, mga mahal naming magulang, mga kaguro at mga non-teaching personnel, hayaan niyo pong ngayon pa lang ay tanggapin ninyo ang aking pasasalamat at paghanga sa inyo pong positibong pagtugon tungo sa matagumpay na paghahanda sa pagbubukas ng taong panuruan. Hangad ko po ang kaligtasan nating lahat, sampu ng ating kani-kaniyang pamilya. Mapagpalang araw po. Pakinggan din po natin ang mensahe ng ating tagamasid pampurok ng Cluster 2, Dr. Anita R. Achenza. To our gorgeous principal, Dr. Dimple Saavedra, teachers, parents, students, good day. We live the worst times and the best times. Times when we wake up every day with threat of terrorism at our doorstep, gloaming members of unemployment, natural calamities, drug-related problems, and now, fear brought by pandemic. And in the world that seems increasingly short of tolerance and generosity, we cherish the spirit of bayanihan and voluntarism. Brigada Eskwela has been a tradition of bayanihan and voluntarism of teachers, parents, students, and other stakeholders. This year's Brigada Eskwela with the theme Bayanihan para sa Paralan starting August 3 to September 30 of this year will be a continuance of this tradition, making sure that the welfare of the students comes first. Since educators believe that environment plays a big part in learning, and even if we are under pandemic, it encourages volunteers give out their time, effort, and donation of repair materials which could be used for minor repairs. Donations are accepted whether it is in kind, while other pledges for labor support. But of course, we should not forget to observe health protocols. This is a unique opportunity to promote common action and enhance the power of what we are going through to build a better school environment for our children. Let us join hands together to meet the goals. With that, good day and mabuhay tayong lahat. At upang maayos namang maisakatuparan ang mga gawaing kaakibat ng brigada, atin pong pakinggan si Ginang Lina V. Senya, Master Teacher 2, upang ipakilala ang mga pinuno ng bawat komite na magiging susi upang maging matagumpay ang layon ng programang ito.
Ladies and gentlemen, it is a great pride and honor to present to you the Technical Working Group of Brigada Escuela 2021-2022. We are headed by our very own principal, Dr. Judith N. Saavedra, as the overall chairman, and our GPTA president, Mrs. Nilda Marquez, as the co-chairman. Our school brigada coordinator is Mrs. Marilu M. Bisco, and Mrs. Reynilda D. Buñi as the assistant brigada escuela coordinator. For the registration committee, our chairman is Mr. Fernando Vasquez, and the co-chairman is Mr. David Santos, and the members are all in their brigada. For the documentation committee, our chairman is Mrs. Marilu M. Bisco, the co-chairman is Mrs. Maria Teresa Piramel with Ms. Michelle Perez, and the members are all grade 2 teachers. The administrative and finance committee, our chairman is Dr. Judith N. Saavedra, the co-chairman is Ms. Richie C. Arpilia, and Mrs. Glorina T. Britannico. The members are all grade 3 teachers. For the program implementation committee, the chairman is Mrs. Maribel V. Leysa, the co-chairman is Mrs. Maria L. De Lara, Mrs. Josefina C. Paglinawan, and the members are all grade 1 teachers. For the advocacy and marketing committee, our chairman is Ms. Marifer G. Maniklang, the co-chairman is Mrs. Raquel M. Subuan with Ms. Sisrena F. Panzuela, and the members are all grade 5 teachers. For the physical facilities committee, our chairman is Mr. Richard L. Leysa, the co-chairman is Mr. Juan M. Basco, and the members are Mr. L. Mr. Ordaniel, Mr. Jerome B. Lumbaga. For the Disaster Preparedness and Safety Committee, our chairman is Mr. Ariel K. Paduyao, the co-chairman is Mrs. Maria Teresa D. Cardicilia, with Mrs. Marites S. Cabales, and the members are all grade 6 teachers. For the Resource Mobilization Committee, our chairman is Mrs. Reggie Ann R. Vigarano, the co-chairman is Mrs. Narisa D. Spirito with Mr. Klein Flora. The members are all grade 4 teachers. For the certificate, our chairman is Ms. Rhea E. Asuncion, the co-chairman is Mrs. Maricel P. Ballares, and the members are Mr. Jerome P. Lozada and Mrs. Grace F. Villanueva. Let's give them a warm virtual applause. Thank you. Pagkatapos ng palatuntunan, pakinggan natin ang pangwakas na pananalita na ibibigay sa atin ng ating Master Teacher 2, Ginoong Juan M. Basco. Sa ating magaling at masipag na PSDS, Dr. Anita Aracensa, sa ating magandang punong guro, Dr. Judith N. Saavedra, mga kapwa-guro, mga magulang, panauhin, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang tema ngayong Brigada Eskwela ay Bayanihan para sa Paaralan. Kaya naman, taon-taon nating ginagawa ito na nagtutulungan ang bawat isa para sa kabubuti ng ating paaralan, mga mag-aaral at mga guro. Kahit may naranasan tayong pandemya, patuloy pa rin tayo nagdadamayan para sa kabubuti ng paaralan. Kaya kahit na marami tayong nararanasan problema na dulot ng pandemya, patuloy pa rin ang ating bayanihan. At sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito, maraming pong salamat at patuloy po tayo magkaisa para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Salamat po at tuloy-tuloy ang ating Brigada Eskwela. Magbayanihan po tayo. Marami pong salamat. Tunghayan pong muli natin ang patuloy na bayanihan na isinasagawa sa ating paaralan. Bawat tulong na inyong maihahandog o iaalok sa ating sintang paaralan,
maliit man o malaki, ay malugod naming tatanggapin. Ang pagkamit sa dekalidad at ligtas na edukasyon ay posible kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamalasakit sa isa't isa. Pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay. Galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang bigada. Pabigisin lakas at diwa. Tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan, tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong adlaw sabay na aahong.